Yo, what's up yan? Bali, ngayong umaga, magkakaroon tayo ng comparison dun sa dalawang ADB. Bali, which is ito yung ADB 150 at yung ADB 160. So, marami nagtatanong niya kung ano yung pagkakaiba nila ng dalawa. Kaya, i-check natin ngayon. Let's go! So ayan mga tigasin, titignan natin yung pagkakaiba ng dalawa. Unang-unang mapapansin natin, itong 160, yung nilabas ni Honda, ayan, matte siya. Matte yung kulay niya. Tapos yung 150 naman, ayan, glossy. Tapos dito sa visor, ito yung itsura ng 150. Ayan, ito yung shape. Tapos ito naman yung shape ng 160. Ayan, medyo patulis yung style niya. Diba? Tapos, yan sa tail, sa headlight, wala naman siyang pinagbago. Yan pa rin yung kilay niya. Tapos ito yung sa 160. Yan. Same pa rin. Sa mags naman, same pa rin halos. Ito yung sa 150. Yan, tapos ito naman yung sa 160. Ang pinagkaiba lang nila yung kulay. Dito sa 160, parang bronze na siya. Yan, tapos naka-ABS pa rin. Single ABS pa rin. Yan. Bali, ang pinagkaiba lang nila is yung 160, may HSTC na sa yung Honda Selectable Traction Control. Tapos dito naman sa handlebar, yung 150, silver yung kulay niya. Tapos yung 160 naman ito, parang brown siya or bronze. Ayan. Diba? Tapos, dito sa may side mirror, ayan, same pa rin. Ito yung side mirror. Tapos yung keyless, ayan, keyless pa rin. Yan pa rin nakalagay. Ito yung sa 150. Tapos isa pa, mga katigasin, itong head, yung signal light niya, ayan, doon pa rin nakalagay. Same pa rin, ito yung sa 150. Tapos ito naman yung sa 160. Tapos, yung pinag-aiba lang nila, ayan nga, may HSTC na siya. Ayan, dito wala. Isa pa sa mga napansin ko dito, yung pairings ng 150cc, yan, medyo plain lang siya. Wala siyang mga sharp-sharp o mga nakaumbok na part. Walk around natin para makita nyo. Flat lang siya. Compare dito sa may 160, ayan, may mga nakaumbok na siya na part. Ayan, eh. May mga ganyan na. Mas detalyado na. Yan. Sa tingin sa body. Yan, oh. May mga parang naka-imbows na siya. Tapos, dito naman tayo sa seat. Yan, ito yung seat ng 150. Tapos, ito naman yung seat ng 160. Diba? Ang pinagkaiba dito ng 160, yung stitch niya, yan, kulay white na. Tsaka, ang pagkakaalam ko, mas bumaba itong part na to ng Honda 160. Mas mababa siya compare dito sa 150. Tapos buksan naman natin yung seat. Ito yung seat nung, ito yung compartment ng 150. Ayan. Tapos ito naman yung compartment ng 160. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala na siya ditong parang nakaumbok. Diba? O parang divider. Yan, plain na lang siya. Ito yung crankcase ng 150cc. Tapos ito naman po yung crankcase nung tsaka airbox nung 160. Kung mapapansin nyo mga katigasin, halos same sila ng PCX 160 nung gamit nating motor.
Yan, tapos ito naman yung pipe nya. Tapos ito yung sa isa. Pinagkaiba lang nila yung cover. Ito parang may hawakan dito. Tsaka syempre, ito yung radiator nung 160. Tapos ito naman yung radiator nung 150. May difference na siya kasi nga iba yung engine na gamit dito. Bali dito sa 160, yan, iba na rin. Kasi yung ginamit na engine dito, yung engine ng PCX 160. Yan, halos same sila ng PCX. Tapos sa tanke naman tayo. Ito yung sa 150. Yan. Ito naman yung sa 160. Yan, kagandahan dito sa Mi 160. Meron na siyang lagayan, di ba? Pinagkaiba dito, ito yung shock nung 150. Yan, tapos kung mapapansin nyo, parang medyo bukas dito. Unlike dito sa Mi 160. Yan. Parang may cover na siya, parang same sa PCX. Tapos ito, pagkakaiba rin nila. Iba na yung shape na ito. Ito yung sa 150. Yan. Tapos ito na yung sa 160. Mas pinahaba. Pero yung putres niya, same pa rin. Sa apakan naman, ito. Same pa rin naman. Nag-iba lang yung parang mating niya. Eh yung sa 150. Ito naman yung sa 160. Yan. Tapos sa swing arm, ayan, may difference din sila. Ito yung sa 150. Tapos ito naman yung sa 160. Ito naman yung sa 160. Ito yung gauge nung 150cc. Tapos ito naman yung sa 160. Nandito na siya, magkasama na sila, fully digital na siya. Tapos doon naman tayo sa tail light. Ayan, parehas naka-on 'yan. Ayan. Halos wala naman silang pinagkaiba. Same na same. Pati doon sa tapalodo niya sa likod. Ayan, same na same. Sa tire, ayan, syempre dual tire, dual sports tire, same na rin sila, same lang din sila. Tapos sa harap, ito naman yung sa harap. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, yung 150, tingnan nyo yung bandang ilalim niya, yung araro, ayan, lane lang siya na black. Tapos dito sa 160, yan, parang may nakapatong pa siya na gray. Dagdag ganda din sa kulay niya, di ba? So, ayun mga katigasin, sana nakita niyo yung pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang motor ng Honda ADV tsaka Honda ADV 160. So, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. Tapos, follow niyo na rin ako sa YouTube, sa Facebook channel ko. Yo, let's go! Bye-bye!